Guys, pag-usapan nga pala natin ito sa Bon Jovi. Walang iba kundi ang Bon Jovi Band, kung saan ang kanyang pangalan din ang ginamit sa pangalan ng kanyang grupo. Hindi mo matatawaran ang galing ng tao nito. Nakasama si Rito Sambora. Richie Sambora ay nagpaalam sa kanya dahilan sa anak niya, dahil daw sa pamilya, dahil sa anak ng babae na si Ava. By the way guys, pakipindot po yung notification bell upang manotify kayo sa susunod na vlog. Yes guys, ito na nga. Ang pumalit kay Richie Sambora ay si Chopelos X. Wala iba kundi si Chopelos Simides na isang Canadian rockstar. Ngunit nalibago ang pandinig ng mga fans kanilang naririnig ng mga tugtog ang galing kay Bon Jovi dahil sa ibang patunog nito ni Chopelos Simides. Kung walang iba kundi tawagin, Chopelos X. Nagkaroon sila ng marami rin concert kasama, pati pa nga ang bahista ay pinalitan nila sa kadahilan na hindi rin natin malaman. Subalit si Richie Sambora ay natuluyan na nga nagpahinga ito, ngunit nagkakaroon pa rin naman siya ng mga maliliit na gig kanila. Ang totoo niyan ay nagkaroon pa ito ng record na sarili niyang album. Samantala naman, habang ito ay nagkakaroon ng sarili niyang karir, Bon Jovi naman ay nag-artista ito. Katunayan ay kasama ni Bon Jovi si Jennifer Lopez sa isang pelikula na Anak Mo. Matagal na walang concert ang Bon Jovi ng mga panahon na yun dahil kay Richie Sambora. Subalit sinikap ni Bon Jovi na itayo muli ang banda. Kahit wala na si Richie Sambora, doon na nga ipinalit niya ang bago niyang gitarista, walang iba kundi si Chopelos Simides. Ganon kalupit si Bon Jovi ng mga panahon na yun. Ngayon, namimiss ng mga banda. Nasaan ang mga dating gitarista nila? Hindi mo matatawaran dating pormahan talaga ng Bon Jovi. Magkikita mo naman sa aura, pati buhok, pananamit, talagang rockstar na rockstar sila ng mga panahon na yun. Mula 1983 hanggang 2013. Iyon na nga. Pagdating ng 2016, iba na nga Bon Jovi ang narinig ng mga tao sa kanilang tugtugan. Hindi na kagaya nung una kay Richie Sambora. Iba na ang mga patunog nila. Si Richie Sambora naman, ng mga panahon na yun, ay gumagawa rin ng ingay sa sarili niyang album. Subalit ito si Bon Jovi, nananatili pa naman pagiging magkaibigan ng dalawang ito. May balita nga na balak ni Richie Sambora mag-rejoin uli, magkaroon ng reunion at magkaroon sila ng concerts kasama si Bon Jovi. Subalit ganun pa man, ang mga concert na nangyari ng mga pangalawa ng Bon Jovi naging matagumpay pa rin dahil sa bigat din ng at jalik ng mga kasama nito. Ngunit yun na nga ang plano na muling pagbabalik ni Richie Sambora ay may timbre na kay Bon Jovi. Hindi lang malaman kung kailan.